Ngayong Sabado sa kapwa ko mahal ko, tampok ang batang dalawa daw ang kasarian. Doble kayo daw kanyang mga magulang para maipagabot ang patong-patong na sakit niya. Pagkalikot ng tenga ng isang ina na uwi sa problema sa pandinig. At ang medical mission ng Watson at SM Foundation na ginanap sa Mandaluyong. Lahat ng yan dito sa kapwa ko mahal ko. Magandang umaga po, ito po si Orly Mercado. Lahat tayo'y nagkakaroon ng pagkakataon na makatulong sa kapwa. Nakatataba ng puso dahil ang kapwa ko mahal ko ay nagiging daan para makatulong sa mga nangangailangan. Ang mga pasyenteng aming nakikita, ang mga lugar na aming nabibisita, ay puno pa rin ng pag-asa kahit na may mabigat na pinagdaraan ng problema. Sa pagharap natin sa bagong yugto ng ating programa at ng ating foundation, naniniwala po kami na tayo ay magkakaroon pa rin ng maraming pagkakataong makatulong sa kapwa. Naway mahigtan natin ang ating mga naisagawang tulong noong mga nakaraan. Gaano makabigat ang pasanin, patuloy na lalaban ng kahit sinong magulang para sa kanyang mga anak. Si Magdalene ay taga Santa Rosa, Laguna. Bali, kami po ay 9 po kami dito sa loob ng bahay namin. Asawa ko po ay isang company driver. Ako po ay isang online reseller po. Bali, nagtitinda rin po ako ng mga kung ano-ano. Tapos meron po akong pwesto na sari-sari store. Nung wala po si Natalie, nung times nung sa buhay namin, lahat po ng kailangan ng mga anak ko na ibibigay ko po. Hindi kami napapadlang sa pagbabayad ng bahay. Hindi kami napuputulan ng kuryente. Ayon kay Magdalene, maayos naman ang kalagayan ng buhay nila noon. Kaya bibigay nila ang mga pangangailangan ng kanilang 7 anak. Ang lahat ng yan ay nagbago nang ipinanganak si Natalie. Nung pinanganak ko po kasi si Natalie ay October 1, 2016. Nanganak po ako sa isang line-in sa may Kaingin. Nanganak po ako ng 10 a.m. Lumabas din po ako ng 2 p.m. nung araw din pong yun. Bali, hindi po siya chinek ng midwife. Di po siya tiningnan, di po tiningnan yung mga tenga, yung puwet. Di po siya chinek kasi nga po, sabi ko, uwi na rin din kami agad nung time na yon. Nung umuwi na po kami sa bahay namin, napapansin ko sa kanya, hindi siya nadede. Nung mga bandang alas 4 po ng hapon, dun ako nag-decide na lagyan yung puwet niya ng asete. Kasi baka iniisip po kinakabag o kaya para mapadumi. Nung unang attempt ko po dun sa puwet niya, hindi ko po tiningnan. Basta nilagyan ko lang po siya. Tapos sabi ko, mga 5 minutes, napapansin ko, ayaw pa rin yan tumigil. Sabi ko, lalagyan ko ulit ng asete, yung pinakabutas na ng puwet. Pagtingin ko po doon sa pinakabutas ng puwet niya, doon ko po nalaman na wala. Nawala pong butas yung puwet niya. Di ang ginawa po namin noon, pumunta po ako doon sa bahay ng biyanan namin. Ay, ng biyanan ko po. Doon po napagkasundoan na dalhin po yung bata sa ospital. Dinala po namin siya sa community pero hindi po kami tinanggap dahil sa malalaking ospital daw po yun. Pas 7 p.m., dinala po namin yung bata sa PGH. Lumaki na po yung tiyan niya eh. Lumaki na po, as in talagang malaki na po. 2 days pa lang po yun. Nung nasa ER na po kami, nasikaso naman po kami agad tapos nilagyan siya ng parang hose sa bibig para dun daw po muna pasamantala lumabas yung mga dumi sa tiyan. Mabigat na malaman ni Mervin at Magdalene ang kondisyon ng kanilang anak. Ngunit hindi nila inaasahan na may iba pang sakit na madidiskubre kay Natalie. Umabot pa sa punto na nag-agaw buhay ang bata dahil sa asma. Nung nalaman ko po na ang sakit po pala ng anak ko ay 3, nung sinabi ni sa akin ni Doc na iisa yung kidney, may sakit sa puso, hindi ko agad siya natanggap. Sa edad pa lang po niya, magdadialysis na siya. Tapos may sakit pa yung puso, yung may sakit pa siya sa puso. Ngayon, ang ginawa ko po, dahil hindi ko din po talaga matanggap yung nangyari sa anak ko, pinausap ko po ng kinausap yung mga doktor niya na ano ko po ba yung pwedeng mangyari, mamamatay po ba siya agad. Sabi niya, pinaliwanag naman po sa akin ng doktor niya sa renal na kahit iisa kidney ng anak mo, 100% pa naman, mabubuhay siya. Sabi niya sa akin ganun.
Ang mabigat na problema ni Natalie ay ipinanganak siya na mayroong imperforate anus o walang butas ang puwet. Dumating po si Natalie sa buhay namin. Doon po talaga nag-start yung paghihirap po talaga namin mag-asawa. Kasi hindi po kami handa. Hindi kami handa doon sa ganung sitwasyon. Noong time po niya na ipinanganak ko, kailangan din po talaga siyang operahan. Eh hindi naman po kami ganun kahanda. Kahit nga po yung nilabas po siya sa line-in, inutang pa lang din ho namin yun. Tapos doon ho din namin nalaman nung pag-uwi namin na kailangan siyang operahan. Ang dating buhay nila na may kaya sila, nagbago ito. Dahil sa mga gastusin ng kanilang anak. Dahil pagbili nila kanilang mga naipundar. Kahit sigil na sigil sa pagkayod, parang hindi gumagaan ang kanilang mga pasanin. Noong time po nun, unang gumastos po nun, biyanan ko. Tapos yung mga kapatid po ng asawa ko, yung unang gumastos po sa amin nun. Noong time na wala na rin din po talaga sila kasi halos doon din po namin kinuha yung ano namin pang opera. Kami na po yung nag-decide na ibenta lahat po yung gamit namin. Dahil pag lumalabas po kami ng ospital, hindi po kami tinatanggap ng public. Lahat po nung natanggap namin ng asawa ko, naibayad po lahat doon sa ospital. Umabot po kami ng 45,000. Ito na po talaga yung pinakamabigat na pagsubok para sa akin. Dati-dati ay hindi naman sila humihingi ng tulong sa ibang tao. Pero ngayon, nagiging sandigan nila ito. Minsan pa, muntik pang makasuhan si Magdalene dahil sa utang na 30,000 pesos. Hindi nila sukat akalain na ganito ang kahahantungan ng kanilang mga problema. May mga tao din po na tumutulong sa kanya. Ngayon po, pag binibigyan po kami nun, kumbaga kahit papaano po, nakakaluwag po kami. Kasi yung ibibili po namin, na ibabayad po namin sa ibang bayarin po namin dito. Dati po, hindi ako marunong mangutang, hindi ako marunong humingi ng tulong sa iba. Tahimik lang po kung ano man yung problema meron kami noon. Nakakaya naman po namin mag-asawa. Ngayon po kasi, buhay po kasi yung pinag-uusapan. Dahil nung dumating si Natalie sa buhay namin, doon po ako nakaranas na manghingi. Yung kahit alam ko kung nakakahiya na pag na-hospital si Natalie, ipinopost ko po yung anak ko sa Facebook. Humihingi ako ng tulong, na tulungan yung anak ko. Tulungan nilang bigyan makabili ng gamot. Dagdag na problema pa ni Magdalene ang dinaranas na pambubuli ng kanyang anak dahil sa colostomy ng bata. Si Natalie po ngayon, compare po noon, hindi siya yung masigla, hindi mo siya nakikitaan ng activity. Talagang ano lang siya, sir, nakahiga. Ano lang siya, tulala, ganun. Pero nung nag-start na po siya na mag 7 years old, doon po siya naging bibong bata. Ngayon ho, nagdo-drawing na siya. Marunong na siya magkulay, marunong na siya magsulat ng pangalan niya. Marunong na siyang makihilubilo sa mga tao. Sa bata lang talaga hindi, sir. Kasi noong time na naglaro siya kasama yung bata, umuwi siya sa bahay. Sabi niya sa akin, Mami, oh bakit? Ayaw ko isali nung bata, sabi niya ganun. Sabi ko, bakit? Babaho daw ako, sabi niya. Kung hindi, sabi kong gano'n sa kanya. Nung start na sinagnan siya ng gano'n ng mga kalaro niya, hindi na siya lumalabas ng sir. Kumbaga, dito na lang siya sa bahay. Kumbaga, ano na lang siya, isang taon, dito lang siya, hindi siya lumalabas. Nung simula nung nabully siya. Nais lamang ni Magdalene na maging normal ang buhay ng kanyang anak. Ang hinihingi ko po talaga ng tulong kay Natalie, yung maging normal na po siya, maoperahan na po para matapos na rin po yung problema niya kasi matagal na rin niya pong pangarap yun, yung matulungan po talaga kami. Yung iniisip ko na lang po na darating yung panahon na magiging normal din siya. Yun po kasi yung iniisip ko na tanghangat ko lang po talaga na gumaling siya, gagaling siya. Yun na lang po yung nagpapasaya sa sarili ko na marami ding taong dumadamay sa akin. Tapos minsan po pag nauwi ako sa bahay namin, nakangiti siya. Dun nawawala po yung yung lahat ng iniisip. Ano nga ba ang imperforate anus? Paano nilulutas ang kondisyon ng isang pasyente na walang butas ang puwet? Ilang operasyon ang kinakailangan? Alamin natin yan sa pagbabalik ng Kapwa Ko Mahal Ko.
Ang imperforate anus ay isang medical condition kung saan ang bata ay ipinapanganak na walang butas ang puwet. Ito'y nangyayari habang nasa sinapupunan pa ang bata sa tinatawag na developmental stage. Nagkakaroon ng anomalya ang proseso ng pagbuo ng mga organs ng bata. Kung walang anus o tumbong, walang paraan para ang dumi ay lumabas sa katawan. Ang mga sintomas at uri ng imperforate anus ay maaaring nag-iiba kung mayroon pang ibang komplikasyon. May mga kaso na mayroong butas ngunit hindi sapat ang laki para mailabas ang dumi. Ito ay isang medical condition na kinakailangan kaagad maoperahan. Karaniwang isinasagawa ang operasyon para gumawa muna ng tamang butas sa puwet at ang tawag dito ay anorectoplasty. Una nang gagawa muna ng butas sa tiyan para pansamantalang mailabas ang dumi. Ang susunod ay ang paglalagay ng butas ng puwet para maging normal ang pagdumi. Kapag gumaling na ang sugat, maaari nang isara ang butas sa tiyan at makadudumi na ang bata na normal. Sa maraming kaso ng mga batang merong imperforate anus, nangangailangan sila ng pangmatagalang pangangalaga. Sa kondisyon ni Natalie, kinakailangan na maoperahan siya sa edad na 7 hanggang 8 taong gulang. Mahalaga din ang pag-iwas sa pagkakaroon ng constipation o pagtigas ng dumi ng bata. Marami man sa mga naipundar ni na Magdalene ang nawala, may tuturing naman na malaking kayamanan ang kalusugan ng kanilang mga anak. May tuturing ko rin po na isang malaking kayamanan si Natalie, yung mga anak ko po. Sabi nga po ng asawa ko, material na bagay lang yan. Kung ano man yung nawala sa atin. Pero yung buhay ng anak mo, sabi niya ganun sa akin, yun ang pinaka-importante. Ang gamit mabibili, may babalik. Sabi nga po ng asawa ko ganun. Pero kapag naisurvive natin yung bata, mas higit pa. Sabi niya, mas higit pa yung saya na may bibigay niya sa atin. Sabi niya ganun. Kasi balang araw din naman na pag tayo tumanda, pag si Natalie okay na, sabi niya ganun. Tayo naman din ang aalagaan yan. Yun lang po lagi yung sinasabi sa akin ng asawa ko. Thank you po sa SM Foundation na ibinigay po ninyong tulong para sa amin po mag-ina at lalo po sa aking anak na si Natalie. Napakalaking tulong po na ipinadala po ninyo sa aming pang-araw-araw. Maraming salamat po SM Foundation. God bless po. Para sa mga nais magpadala ng tulong, nasa screen natin ang ating mga bank accounts. Maaari din kayo mag-donate sa pamamagitan ng ating website. Sadyahin kami sa www.kapwako.org. Mag-navigate on how you can help at piliin ang angkop na tulong kung ito'y donate cash, donate in kind, volunteer, o partner or sponsor with Kapwako Mahal Ko. At para makasiguro kayo na makararating ang inyong donasyon sa nais niyong tulungan, paki-email lamang ang pangalan ng inyong recipient. Ilagay ang halaga, ipadala sa donate@kapwako.org. Maraming salamat po. Ito si Jennifer Responte, Tubong Malabon. Palipat-lipat sila ng kanyang pamilya hanggang mapadpad sila sa Bulacan. Dito nakahanap ng trabaho ang kanyang asawa bilang construction worker. Ako po si Jennifer D. Responte, taga Santa Maria, Bulacan. Kasi doon ako pinanganak sa Malabon, 2009 yata. Yung mister ko po dito may trabaho sa Bulacan. Bali, nag-stay. Dito na lang din kami nag-ano. Kasi binabaha rin po sa Quezon City. Yung sa Malabon kami, lumipat kami muna ng Quezon City sa may Gumamela, sa may bandang E. Rodriguez. Tapos yung bahain lagi, lumipat naman kami dito. Dito naman kami napadpad sa construction. Isang araw, nilinis ni Jennifer ang kanyang tenga gamit ang palito ng posporo. Dahil dito, dumugo ang loob ng kanyang tenga. Dito nagsimula ang panghihina ng kanyang pandinig.
na ano po siya, yung tinusok nga po siya ng ano, ng posporo. Kasi parang makati, yung tinusok ko, pagtingin ko sa posporo, dugo na pala. Tapos mga ilang ano, hinayaan ko lang. Hanggang sa kumirot na siya, lumalabas na siya ng parang luga na. Luga na, tapos nilalagyan ko lang ng bulak. Pagka mga ilang ano na nawala, tapos kikirot na naman siya, magbabasa na naman siya. Kasi hindi ko nga rin napapacheck at gawa ng kapos din minsan. Takto lang sa panggastos araw-araw. Opo, nang kasabi rin ng doktor sa akin, pag tagalan na ano yan, tulad niya bawal daw po ako magsinga, na ano ko rin, yung kaya lang, nagkasakit ako nung nakaraan, nawala sa isip yung ano, na bawal suminga. Napipersa ko pa rin, kaya parang nag-ano siya yung pandinig ko lalo, lalong humina. Ang pagkawala ng pandinig ng isang tao ay maaaring maka-apekto sa pakikitungo niya sa iba. Para kay Jennifer, umabot ito sa punto na hindi na siya lumalabas ng bahay. Nahirapan ko ako kasi yung makahilubilo sa ibang tao. Ano, parang nahirapan ako makahilubilo sa maraming tao. Yan, parang nahiya ako kasi bisa hindi sila naintindihan. Parang kahit nga sa meeting ng mga ano sa school, hindi rin ako maatin. Kasi gawa nga ng may mga inaanong-ano yung teacher, hindi ako nakaka-ano. Parang nahiya akong umating kasi baka mamaya matawag ako, tapos si may ipaliwanag, hindi ko masyadong maintindihan. Dito na lang ako sa ano bahay, mas nag-ano na lang, para ubiwas na lang ako. Dito na lang ako nag-permanent sa bahay. Kasi ano, parang mas, naisip ko mas, dito panatag ako sa loob. Sa kabila ng problema sa pandinig, nagtatrabaho pa rin si Jennifer para makatulong sa kanyang pamilya. I-stop na po ako no, kasi sobrang hirap din kasi nagtrabaho pa ako ng katulong hanggang sa hindi na po ako nakapag-aral. Kasi parang edad ko tumatanda na. Kaya parang nahiya na rin ako mag-aral. Kaya nasanay na lang na pumamasukan ng katulong. Po. Kasi tumutulong rin ako sa nanay ko. Kasi tatay ko jeepney driver lang. Tapos nanay ko naglalabada rin dati. Na ganyan din pag nangangatulong din. Nagtitinda ng kakanin at tumatanggap ng mga labada si Jennifer. Okay, mister ko po. Nagtatrabaho. Tapos pag, ayun po yung tulang sabi ko, pag may nag-ano ng talaba, lansya, nakakadagdag din po pang gastos namin. Paano ba may iwasan ng otitis media o impeksyon sa tenga? Ano nga ba ang tamang paraan ng paglilinis ng tenga? Alamin sa pagbabalik ng kapwa ko mahal ko. Narito si Dr. Michael Veracruz, spesyalista sa ilong, tenga at lalamunan. Magpapaliwanag siya kung ano ang otitis media. Yung acute otitis media kasi, it's actually the infection of the middle ear, no? Ang tenga kasi natin, dinidivide yan ng tatlo. We have the outer ear, the middle ear, tas yung inner ear natin, no? Usually, ang nagkakaroon talaga ng infection is the middle ear, lalo-lalo na sa mga pasyenteng nagkakaroon ng sipon, o kaya malakas suminga, no? Ito yung usual, no? Pero usually, pag ano naman, kung for example, nag-swimming ang isang tao, o kaya nagkalikot ng tenga nila, usually na ang nai-infect is yung outer ear na tinatawag natin, which is this one, no? However, it can also come together. Pwede siya mangyari nasabay, no? Both outer ear and middle ear infection meron po. Okay, so yung causes ng otitis media, gaya ng sabi ko kanina, no? The most common is tinatawag natin na eustachian tube dysfunction. Ang eustachian tube kasi natin is itong tubo na to na nagko-connect sa middle ear at saka sa ilong po natin. Ngayon, ang pinaka-purpose ng eustachian tube natin is to equalize the pressure dito sa middle ear natin, no? However, may mga tao or may mga pagkakataon na tinatawag tayo na dysfunction. So, pag nagkakaroon ng dysfunction, nagkakaroon ng problema sa regulation ng pressure doon sa middle ear po natin. So, another misconception about eardrops, no? Eardrops are topical, no? So pag sinabi nating topical, yung effect niya nandun lang, no? So maraming mga pasyente din na natatakot uminom ng gamot o maglagay ng gamot kasi akala nila na makakasama ito. This is the importance of educating the patients also and reassuring patients na
safe po ang mga gamot na ito. Kasi syempre, no, sa otitis media, sobrang dami po talaga na apekto niyan. Buntis, hindi buntis, bata, matanda, no? So sa mga pregnant women po, even the oral antibiotics, it's actually safe, no? So huwag po kayong matatakot, lalo-lalo na po sa drops, no? Ang drops po talaga, unless kung lalaklakin niyo po yung drops, no? Yung drops, sinapatak po yun, eh. So kung tinapatak lang po natin, it's technically safe po ito sa baby natin, kung yung po yung worries ng mga mommies. So pag tama paglilinis ng tenga in general, no? Sinasabi, "Doc, bawal po 'di ba mag-use ng cotton buds, no?" Para sa akin, no, we have different opinions on this. Para sa akin, okay lang gumamit ng cotton buds basta hindi siya everyday at hindi po siya yung sobrang nasa loob ng tenga natin, no? The average length ng ear canal po natin is around 2.5 cm. Sa bungad po, pwede po tayong maglinis dyan, no? Kasi ang tenga natin, self-cleaning naman po siya, no? So, pag sinabi natin self-cleaning, inilalabas ng kusa ng tenga natin, yung tutuli, no? So, ang gagawin po natin is aalalayan lang po natin yung tenga natin. Oh, meron po akong mga pasyente na dumarating po dito, may bawang sa tenga, no? May dahon sa tenga, no? So, ito po mga ito, no? Meron po tayong, syempre, marami po kasi tayong nababasa o nakikita sa YouTube, nakikita sa mga testimonies ng ibang mga tao po, no? I would suggest na kapag pinapanood po natin itong mga ito, magsuri din po tayo, no? Kasi nandun na rin kayo sa internet, eh, no? You confirm it, no? I-confirm nyo po ito, o kaya po kung mayroon po kayong kakilalang doktor o mayroon po kayong somebody na mayroon pong knowledge dito, tanungin nyo pong mabuti or mag-research din po tayo para hindi po tayong mapahamak, no? Kasi kami, kunyari, katulad ng isang pasyente ko na naglagay ng bawang sa tenga, nahirapan pa kami tanggalin yung bawang, no? Hindi naman kami mag-a-adobo, no? So, yun po, no? So, marami pong mga practices that are actually not really advised, no? Nice labang ni Jennifer na makarinig muli ang kanyang kanan tenga. Kailangan rin niya ngayon ng hearing aid. Gusto kong ma-check yung tenga ko. Yung bukod sa hearing aid, kung talagang ano nang sitwasyon ng tenga ko. Kasi last 2022 pa yung check-up ko. Pero na ano siya, diba, ng 2018 pa. Sumakit. Gusto ko rin malaman kung ano bang lagay niya. Parang feeling ko po ano, parang buo na pagkatao. Parang ganun. Kasi ano eh, parang mas nag-permanent ako dito, tapos hindi ako masyadong lumalabas talaga. Parang kung magkaroon man ako ng hearing aid, parang feeling ko parang malaya ako, parang ganun. Maanaan ko na yung mga anak ko, tulad niya mag-attend-attend sa mga meeting, masasamahan ko na sila, tapos ano ng trabaho, kasi dati nagtrabaho ko janitress din. Yung mga hinanayang nila sa school na mga mama may meeting, ganito-ganyan, pwede na po ako maka-attend kung sakali. Garoon ako ng hearing aid. Patugunan yung mga pangailangan nila tulad sa school po. Pag may meeting, nasabihin nila, "Ma, may meeting." Ganto ganyan. Tapos, "Ma, minsan yung panganay ko kasi may award." Minsan nahiyarin ako, "Ma, ano kasi tinasabi yung teacher, mga ganto ganyan." Hindi rin ako nakakapunta minsan. Parang sobra talaga akong nahihiya. Parang feeling ko sarili ko parang kulang ganun. Kaya yung kung magkaroon man ako ng hearing aid, sobrang laking ano po tulong talaga. Nagpapasalamat po ako sa binigay na grocery ng SM Foundation. Maraming salamat po. Para sa mga nais magpadala ng tulong, nasa screen natin ang ating mga bank accounts. Maaari din kayo mag-donate sa pamamagitan ng ating website. Sadyahin kami sa www.kapwako.org. Mag-navigate on how you can help at piliin ang angkop na tulong kung ito'y donate cash, donate in kind, volunteer, o partner or sponsor with Kapwa Ko Mahal Ko. At para makasiguro kayo na makararating ang inyong donasyon sa nais niyong tulungan, paki-email lamang ang pangalan ng inyong recipient. Ilagay ang halaga, ipadala sa donate@kapwako.org. Maraming salamat po. Samantala, umabot na ng 600 katao ang nakatanggap ng tulong mula sa medical mission ng Watsons, katuwang ang SM Foundation. Ginanap ito sa Mandaluyong City College of Science and Technology noong ika-6 ng Hulyo. Maraming salamat po na dumating ang biyaya dito sa amin. Kaya, muna sa taas, magpapasalamat.
Nagpapasalamat po ako sa local government ng Mandaluyong City, kay Mayora Menchi Abalos, sa binigay niyo pong opportunity. Pangalawa po, nagpapasalamat din po ako sa Watson, nag-sponsor nitong medical mission, dahil po malaking tulong po ito sa mga kababayan natin sa Mandaluyong. Maraming salamat po sa Watson, SM Foundation po, sa aming Mandaluyong LGU. Maraming salamat. Dahil po rito at sa lugar na ito, maraming tao nangangailangan ng serbisyo ninyo. So, my personal motivation to do CSR is to really do work that matters. I am looking for something, work that can have a positive impact for our community, for our customers, no? Maraming magpasalamat sa Watsons kasi yung ibinigay nilang mga biyaya. Aside from the services, talagang may libre silang mga gamot, may libre silang marami, please kung ano-ano. Together with our City Health Office, yung ating mga doktor, may collaboration kami na sama-sama sa mga pinigay namin service para sa mga kababayan namin dito sa Mandaluyong. Mabigat ang mga problema ni na Magdalene at Jennifer. Ngunit ang mga problema ito ay malulutas sa tulong nating lahat. Nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga nagbibigay ng donasyon sa ating mga pasyente at sa lahat ng mga ahensya at organisasyon na katulong natin sa pagbibigay ng public service. Salamat lalo-lalo na sa SM Foundation. Sa ngalan ng kapwa ko, mahal ko Foundation Chairman, si Attorney Felipe Henry Gozon, at ang aking katuwang sa public service, si Connie Angeles at si Camille. Ito po si Orly Mercado nagsasabing, lagi natin sa puso ang diwa ng pagtulong sa kapwa. Maraming salamat. Kita tayo sa Sabado. Dito na mag-isa ako'y naririto. Pagmamahal sa Diyos ang tulong ko.